So, hello guys, sa bagong vlog ulit. Na-late na naman, na-busy na naman tayo sa basketball. At ngayon, may bago tayong parts na ikakabit. Pakita ko rin yung update sa deal natin. So, ngayon kasi, ni isa-isa natin i-white bolts lahat. Yung ganyan, yung yayamanin. So, ito, kagabi, nagpalit tayo ng brake hose. Yung mamurayan lang yan, yung Earls. Ang tanggal na nga eh. Tagal namin binlid yan. Ayan o, iniisa-isa natin yung mga yayamanin bolts. Ayan dito sa gilid. Ayan yung dito. Ayan, tapos ito pala. Ayan, nagpalit tayo brake arm. Kita ko. Ayan. TWH shocks. Repaint na lang to. Ito na lang parang kulang ko eh. Ito, tornilyo dito. Ang pangit o. Tsaka yan, tsaka yan, tsaka yan dito. Ito ata, wala atang parang CNC na ganyan. Ewan ko sa Dio. Hindi ko alam eh. Tapos, ano pa ba? Dito, nagpalit tayo. Yan. Para maganda na siya tignan. Yan. Yan. Ayan. Iniisa-isa natin. Tapos ito. Yan. Tsaka yan. So, ngayon, yung ikakabit natin, itong axle. Yayamanin. Nabili ko lang din to sa Shopee, kakadating lang. So, ngayon, buksan natin para sa Dio to. Ayan, Dio. Ayan, focus din. Dati, ito, hindi ko to alam tanggalin. Tinanggal ko tong nut. Tapos, yung allen dito, nabali na. So, parang double lock pala siya. Gets. Tanggalin nyo muna to. Ay, haba pala nito. Sabay. Itong nut. Sabay, salpak na. So, ito, 10mm Japan spec. Nabili ko sa Shopee din. Yan, yayamanin. Nag-focus talaga. Yan, yayamanin. So, kabit na natin. So, mamaya, pakita ko rin yung update sa dalawang Dio na to. Tsaka dito sa Dio 3 na to. So, guys. Fail tayo. Dahil, o nga, Japan spec. Eh, hindi naman to Japan spec eh. Taiwan tong ganito. Yung Japan ganito. So, dito natin na lang siya ilalagay. Buti na lang. So, tignan natin kung pasok. Kung hindi, ayun, bili natin. Bibenta natin to. So, yun guys, kapit na natin dito. Buti, may isa pa tayong Dio. Nakailangan din ng axle dahil kalawang. Ang pangit niya tignan. So, sana pumasok ka, please. Ilalagay ito yun ng washer para umusog to kasi para makabit natin itong lock. Ayan, pag nakasabit itong lock may space, ay dapat nakagay yun. Lagay ito yung washer doon. Buti na lang dito natin malagay. So guys, nakabit ko na. Sa Dio 3 na lang natin nakabit buti. Kala ko masasayang na naman yung bili natin. Ayan. Ayan. Huwag yung napansinin yan. Sasabihin natin sa pintura yung pagpapintura natin itong mugs para match sila. You know, puro gasgas pa yan. Si Dio 3. Ayan. So guys, okay na. Nakabit na natin. Sayang yung ehe. Para dito sana sa kanya yun eh. Eh, hindi pumasok. Dito na lang. Buti, may Japan spec. Panipis kasi ito eh. Ito Taiwan, mataba yung shocks. Buti pumasok. Konti na lang naman ito eh, mga tornilyo eh. Nagpalit tayo ng brake cable, mas mahaba. Kasi pag nagbaba tayo ng shocks, nahatak na yung preno. Pag nagpreno tayo, maangat yung makina. So ito, pang sim jet, mas mahaba. Ngayon, nagpalit tayo shocks 265mm. Ayan, medyo lumapit na siya.
Tapos tinanggal na natin yung center stand niya. So iwas kalawang. Ayan, unti na lang yung clearance niya para. Ano ba ito? 1.5 inch sa chassis, sayad na. Oops, ito sa baba. Oh, unti na lang to side-side ay dito. Kasi yung kay Kuya Andrew, sa likod niya dati, 3.0, 1990, mga pal sa likod. Tapos yung shocks niya dati, 235 para. Ito yung tinitignan nila eh, yung fitment dito. Sa DU3, dapat kapantay ng spada, gets nyo? Hindi yung nakaganan yung airbox, nakaganan. So, eh, magbabawi ka na lang sa gulong para tumaas. Para, hindi ganun ka lowered dito. Hindi ganun ka kaskas. Gets nyo ba? So, ito, magpapakita ko picture. Yan, ganyan. So, saka na tayo. Okay na tong ganito para sa akin. Para magamit-gamit pa natin. Pero sige, palitan natin next time para maganda yung fitment niya. Ito, on tip eh. 265 to eh. Pinapapalit niya ako ng 240mm na shocks. Yan, para gumanon po onti yung airbox. Guess nyo ba? Pero pag inupuan ko kasi pantay na eh. Yan lang pagka nakatayo. Tapos, ito, si Cancer. Natono na natin sa airbox. Okay na yung takbo niya. Tono na lang sa panggilid. Tapos magpapalit tayo ng gearings. Gawin natin super 50cc. Magpapalit lang tayo ng big torque drive. Tapos i-658 belt na natin. Dumi na nga na ito eh. Hindi na nagagamit. Tapos papapintura na natin ito ng black. Yung blue. Para all black na siya. So yun lang. Tapos chrome na lang itong mags. Ah, chrome. Polish lang. Ayoko ng chrome. Ayan. Sasabay natin. Tinesting ko lang ito. Tapos yan, sasabihin na natin itong brake panel tsaka ito. Papapalish natin para maging tabi. Yun lang, okay na ako dito. Maulan kasi guys eh, hindi tayo makalabas eh. Tapos may binili pa tayo, hindi pa nadating para dito sa 90 kasi bumabalik yung gas niya. Kaya pag gagamitin ito, makakailang padjak pa bago magamit. So yun, bumili ako yung parang... yung one fuel return ba yun, yung di nababalik yung gas. Ayan, basta yun, para di niya higupin kasi nauubusan ng pondo dito. Tsaka yung baso ko, ayan, tignan niyo yung baso ko, walang laman, no? Ang laki-laki niyan. Tara, sound check natin to. Yung bala ko palang kulay dito sa 90cc natin, eto. Ayan, kulay gray, ganun. So, yan. Bala kong concept dito, yung mga Dio sa Thailand. Ganun. Kasi yan, pina-full wave na natin ito. Ayan, LED na. Harap, likod. Ilaw. High, low. So, sakto, dumating yung sinasabi ko sa inyo. So, drakabit natin ito. Nakakailang padjak na akong tagal eh. Ngayon, napuno pa lang yung baso eh. Ayan. Di ba? Kaya puno na. So, kabit natin ito. Tignan natin kung, kung effective. Nakita ko lang din ito sa mga sa DU groups na for sale na binibenta. So, ayan. Nabili ko lang din ito sa Shopee. Hinanap ko lang. Ito lang siya guys. Mukhang papasok naman ito. So, let's go. Magugupit tayo. Yan, ito yung hose ko. Dito natin lagay. Ito na lang. Siya kaya ito? Siya naman siguro. May araw kasi. Dito daw. So yan, nakabit na natin guys. Ito siya. Sige nga, panda rin nga. Mamaya tignan natin kasi pagkatapos ko gamitin tapos iniwan ko mga 30 minutes pag nalamigan
parang makakailampad siya ulit. Tignan natin kung babalik siya. Tignan natin kung one click siya, kung di siya mag-uubos ng gas. Pero pagkagamit mo, tapos inon mo ulit, one click siya. Pag napa-under na, one click siya. Pagka lumamig lang. So, hello guys, day 2, maaraw na. Naayos na natin, di ba kahapon, nag-overflow. Madumi pala, barado yung ano. Alam mo ito kayong tawag, inipang ko lang, di ko binuksan yung cart. Tapos, nung gabi, yun, nilinis ko na lahat. Tapos, kinabit na rin natin to. Papunta pala yung araw dun dapat. Kasi pag inigog mo, wala, hindi makakabalik. So, testing natin. Kung magiging one click na siya. Kasi dati, one click lang to eh. Mga two kicks. Ngayon kasi, ang laki ng filter ko. Pagka gising ko na umaga, ano yan, wala to, boss. Ikot tayo, bili tayo gas. Papagas tayo. Saka ito, bibili ako ng gas. Kasi wala nang gas ko eh. So ngayon, antay tayo onte. Tignan natin kung mauubos to. Pero ito mauubos. Kasi wala naman to dito. So higupin talaga ng fuel pump yan. Dapat nga dito nalagay eh ito. Para pagbabalik na to, pagbabalik na yung gas, hindi niya to higupin, di ba? Gets niya ba? O nga, ano, dapat ganun. Mauubos din eh. Ewan ko kung mababawas niya. Mababawasan niya ba yan? Ito guys, o kaya ganyan. Kung may ganito ba, may higup niya pa rin yan. Hindi ko alam eh. Malalaman. May ginawa pala tayong dust cover. DIY. Tigas yan. Yan, sakto siya dito. DIY lang po. Gusto ko yung TWH eh. May bubong. So, hindi pa natin nakakabit. Kailangan na mahabang tornilyo dito. So, hello guys. Tara. Bili tayong gas ni Cancer. Gamit natin itong bagong helmet natin. Yan yung setup ng chin mount natin. Sana kita. So, tara. Para tayo magnanakaw. Sana gumagana yung mic. So, bye-bye guys. Tara na. And sana kita. Maganda yung angulo. Pagasan na nga rin natin to. 2 litro. Kagabi, nilinisan natin yung carb natin, lahat. Lahat ng butas. Ngayon lang nakapag-motovlog ah. Nakakamiss. Kano na kaya gas? Di ko alam. Eighty-one. Sa 90cc per liter dito ko nilalagay. 40 to 45 ml, 50 ml gano'n. Depende. Tatlong litro para kay Cancer, 2 litro para kay 90. Pula nilalagay ko. Minsan nga blaze. Raising. Yun o, no, full tank na. Hindi pa.
later to. Wala. Bulpak na naman ako. Nagawa akong tuti sa 50cc, 35ml. Meron ako pa ng ukat. 35. Ganun. 30. So, 3 litro. So, 3 ganito. Buti ko to, one click lang. Tagal nang hindi nagagamit.